Magandang umaga mga kaagri. So nandito kami at umaga-harvest. So nandito muna kami at yung palay na i-harvestan. Wapar niya aking magalang, may utang ko tauli, minuli ko kay 50 niya mupin. So nandito mo yung palay. Actually maganda ko yung ano, bunga. So nandito ko tayo dati yung nagpunla si na parang Elena yun doon. So parang kailan lang.
Ngayon eh, harvest na ho sila. Ito yung area niya ho. Ay, mga alaga niya, ang bibi ayun. So, pahinga lang po at para maalis yung hamog ng palay para makapag-harvest. Hindi pa kasi pwede pag ganyan. Para pag nasako po yung palay, eh, tuyo kagad po yung ating mga butil. So, hindi ako kasi pwede na sobrang aga mag-harvest. So, isa pa rin yun sa mga technique po natin na para pag nalagay na sa sako, eh, medyo tuyo. Kung hindi kagad na ibilad ni farmer, eh, hindi ho siya mag-aalala na masisira ang kanyang palay. Yun po ang isang mga rekomendasyon para pag tayo ay nag-harvest na gamit ang combine harvester. Kwenta mo eh. Pete, balo ka ating kangalwang kay, ating kangalwang nangawas ka din, sako ka no. Next week lang ano, hana ni Bayo. Sinabi na kasing Gidong, dumaan na naman sinabing nung kayo, patira na yung paring Glenn, sako yan yung sabihan. Ano naman sinabing, lamin tayo nung malaring kaya kapinanti pare. Wala naman problema yan, natsuya yung malaring makina kin. So ito po, paano ilagay yung mga sako? Isa lang dyan ngayon. So yan at dinedemo ho natin na yan. Wala na yung masasabihan pare, sako mo sasabihan, ano na masasabihan na mag-harvest ng anaman. Basta ti sabi na, sako mo yung papakain no. So ito po, ipapasok ho dito, demo natin no. So yan po, pinasok ni Bitoy. So naka-prepare na po. Pag nag-ani na po, so gagano lang po yung isa. So automatic, bababa po yung ating pala yun. Sara, mahilain tapos. So gano'n lang po at pre-prepare lang po kami at para at tanayin na po at kung sakali prepare na kami kung wala nang hamog. So mga kaagri, bumaba po tayo sa mga kinarya at pinuntahan natin ang palay ni Paring Glenn. So, nung nagtanim po tayo, dito rin ho kami. Nandito si Pepe Smith nun. Dito sa kubo na to. So ayan at pinasilip. So siguro, sa linggo pa no par? Ba, kung sakali, isang linggo pa siguro ang halos magkasabay kami siguro ni Paring Glenn na mag-harvest. So silipin natin ang kanyang mga alagang ano rito. Ayun siya ano, papo. Ayun sila ako hanggang dumami na parsa. Kanina po yung mga ano niya, tawag rito. Nakita namin yung mga peking duck niya nandito sa loob ng mismong palayan niya. So ilan na yung peking duck mo pare? Sandaan. Sandaan na? Karaso. Naku pare. Pera na yun ah. Sa tingin mo pare, sa magkano yung huling mong nabenta sa isang pirasong peking duck? Ano? 700 pa. 700 isa? So ayan po mga kaagri. So parang isa pa, pamamaraan pa rin. Ayan po, nag-aalaga ng hayop. O ngayon na mayroon siyang peking duck. Pare, hindi ka rito. Di ba ang bumili sa'yo, ano? Chinese ba? Chinese. So may market po kasi ngayon sa peking duck. So isipin mo 700. Yung 100 pare, 70,000 na yun. So isang pamamaraan po na ang ating mga magsasaka ay lalo na po ngayon ay ang palay ay talagang ang laki ng hina. Talagang ang laki ng inahin ng okako yung mga magsasaka sa sitwasyon natin ang nangyayari ngayon. So para makabawi man lang kahit na papano, eh kung may mga alaga tayong mga hayop,
yun po ay kung sakali ay para makabawi naman. Yung huli dito, nag-alaga din po kami kasi ng baka ni Paring Glenn. So pinagsama namin. Ang nangyari ay wala nang makakainan at yung katabi namin dito ay dinevelop yung kanyang farm. So nahiya naman kami. Ayun, at nabenta nga yung mga baka. Wala nang paglalagyan. So umisip ng paraan si Paring Glenn. Yun nga, at Peking duck ang kanyang inalgaan. So dati po si Paring Glenn ay dati rin nag-aalaga ng mga itik. Pero ngayon ay kwento mo nga kung paano natin na nakuha yung mga Peking duck mo. Saan nagmula? Kabili ako ng 3,000 yung binili ko noon. Matarlak. Bali, 1,000 isa? Oo. Nung nagparami ako. So nag-umpisa ka na sa 3? 3 piraso. Puro babae yun? Isang barako, 2 babae. Oo, oh, so yun ang inumpisa mo. Pare, bali malaki na sila, no pare? Oo, magiging itlog na nung binili ko. Okay, so ngayon? Lumampas ng 100. Lumampas ng 100. So ayan po mga ka-agri. Para maging, parang kung sakali po ay parang si Paring Glenn ay kung kaya niyong gayahin o tayo po kasi mga magsasaka ngayon ay talagang ang laki ng hirap. So isang pamamaraan, sabi ko nga kanina, at kung makapag-alaga tayo ng mga hayop na ganito, at actually may balak pa rin sila. Yung native ko marami. Lapas kasi 80 piras po. Ah, naparami mo na rin? Native na manok. Oo, yung native mo. Eh, paano pa yung balak nyo ano, kung sakali mag-aalaga ng ano rito? Ng baboy, no? Native, no? So masunod na po siguro. Abangan po natin yun, at dito kasi binabalak nila. Ayan po, at malapad naman po ito. Dito maglalagay ng kulungan ng mga baboy. Baka sakali ay yun. So bali, concentrate si Paring Glenn para sa tinatawag na livestock. So pag-alaga ng mga hayop. Pero ito po ay parang ako rin siya. Palay kami ngayon. Itong darating na tag-ulan yan. Isda. So siya po ay tilapia siya dito. Isda naman ang ginagawa niya. So yun nga po ang ginagawa namin. Yung mga dayami na yan, inahayaan po namin. Tapos siya po ang magiging pagkain ng ating mga alagang isda kung sakasakali. So at mamaya po babalik tayo doon sa machine, at yung pong operator natin si Paring Papaw ay actually okay na po, at nakakahawak na talaga siya. Eh para ako naman po ay medyo ma-relax na rin, at anytime para pag nag-harvest eh meron na tayo talagang marunong na operator. So ito po, naririnig natin si Paring Glenn. So kanina nakakwento niya yung mga peking duck niya.
Ayan po yung iba at umuwi na dito sa kanilang swimming pool. Ay, swimming pool sila, ayan o. Tapos ayun yung kanilang sirad. Asan pare? Sa palay? Ayan, ayan, ayan. Ito pala, naglulusutan o. Ayan, naglulusutan sila dito. Isipin nyo, isa po, isang ganyan. Napakita natin, no? Ang mahal pala nito. Masarap daw to. Pare, masarap ito. Pagkakaiba nito sa kabibi. Malaki. Masarap, no? Kaya mahal, no? Yung restaurant niya, yung Prima Duck sa Manila. Oh. Puro pora niya lang kumakain. Chinese. Chinese at saka ano. Tsaka Koreano, yan ang gusto nila, ayaw nila ng pato. Ayaw nila may kulay yung ano. So ganyan, puro puti. So ganyan pala ngayon ang market, mga Chinese pala ang mga Chinese at saka Koreano. Koreano ang mga kumakain daw nito. Pakita natin ang mga tao rito. Yan. Po yung mga tao rito, yung isa, nandun, pakita mo yan. Yan, special child po yan. Bakit? Niloloko mo si ano? Ano pangalan niya? Beroli. 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 Bakit? Mag-artista na po yan. Niloloko nyo. Oh. Hindi pare, i-vlog mo yan. Hindi ka dyan. Ano, andito pala yung mga, ito di po, mga bibi naman to. Pare, sa'yo rin to, no? Ay, mga bibi naman, ilang piraso? Nandun sa bahay yung iba yan. Mga 50 siguro. Ang dami yung panangalagaan ni parang gano'n. No? Kanina nabanggit niya Peking duck, tapos yung mga native manok, tapos ngayon pala yung mga bibe. So andito talaga tayo at yung area to ay ang bukid ng Barangay Santo Niño, Sapa. Ayan na po at mananghali muna kami. Parating na sila. Ayun, naglalabasan na sa ano, sa palayan, sa damuhan dito. Ayan. May kapi na niya, Gidong? O tara, kaya muna daw tayo. So mga ka-create ito at nakatapos na tayo. Bali naka katatapos ng kumain pala tapos ito naka 52 na si Gidong. So naghahakot na kami, inuwanan ko muna yung combine harvester, yung kay parin papa ko pina-operate. So itong traktora mo naman itong ito, maghahakot na kami. Kasama ko si Bonnie ayun. At itong mga anak ni Gidong. Maganda yung palay niya. Bigat oh. Maganda yung timbang. Pongay muna dito ng libutad. Sibukan tayo pangkay. Bilan niya kayong kabila. Parisan me. Na? Oo, 14. Dito niya kayong kabila. Pito muna mo. Mag-14 tamo. Tagli, abantik yan mo. Parisan niya mo po. Bulwang yun sa gitna, baka mahulog.
O tama na muna yan, subukan muna natin yung ano, makina. Pag umubra siya mamaya, dadagdagan natin. Buhay magsasaka! Ayan po at pag nag-harvest medyo masaya na yung farmer. Kaya lang sa hirap ng buhay ngayon wala rin dahil napakamura ng palay. Tinanong natin yung kumukuha sabi niya 15 pesos lang daw ata ang kilo. Sana nga kikita itong kasama natin farmer nito na si Gilbert, si Gidong. Sige, dyan na lang. Para hindi kayo mahirapan. Bakit? Anong nangyari? Pong, sandali. Kamada kayo ng ano doon, Pong. Di ba, ilan yun? Lima. Gawa ka pa ng isang ganun sa tabi niya. O kaya sampu yung kamada mo. Sige, sige, go. Ang laking bata ni Pong, oh. Anak ni Gidong to. Pero yung tatay niya, ang payat din tatay nito eh. Ito. Ah, kasibul-sibulan ni Ompong. Pong, ilang taon na ka na, Sepong? 19? Ilang taon ka na? 19, no. Dati kaya ko ito. Wala ka na, Boni. Matanda ka na. Dali kayo. Baka mapilay kayo. May nagmatulak sa akin eh. Hindi, madulas yung paa mo eh. Mainit. Mainit. Dahan-dahan lang ang pag-antrabaho, hindi binibigla. Huwag niyong persen ng ano, yan, sway-sway na yan. Oo, anong init, wala. Anong trabaho? Huwag bira ng bira, nang wala sa forma. Ang palay, pag inatang mo, dapat may ano din yan. Tawag rito, yan, may tiyempo. Para ang magbubuhat, hindi rin mahihirapan. Wala mga tinitraining ito mga bata oh. Anak na may-ari po ng palay ito, si Naumpong at saka yung ngayon yung isang bata eh pamangkin niya. Hindi pa ubran, hindi ka pa ubran ito. Mga dalawa, mga isang sako, asin po kailangan. Anong asin na naman, Bonnie?
Maganda po ang palay, mabigat yung bunga. So, ang variety po nito ay ang bagong mithina ngayon, yung RC436. So, ayan po yung palay, oh. Maganda siyang, maganda po ang tingnan yung ba. Ayos na. Malapit na matapos, isang pinitak na lang. Tingnan niyo po rito. Parang mga basansisyo na dito sila. Ayun po yung Bonnie, parang nangingitlog niyan. Bonnie, ah. Bon! Bako nangingitlog ka ba niyan? Wala po, mainit. May kubaya po yung kaya niya. Ito ang malilim sila. Pagmari. Anong mga Kai, kime ko pray kita kang Arman. Konting kembot na lang at matatapos na tong isang pinitak na lang tong tinatapos. Mga kagli, ito na naman po yung kapatid ni paring din, si Kuya Gorio. At niyaya tayo rito, di ba kanina, yung mga alagang hayop. Ito naman si Kuya Gorio at yan, pinakita itong mga gulayan niya. So nagtatanong sa akin at napakamahal daw ng fertilizer. Dumadaing. So may inirekomenda ako sa kanya, yung sinasabi ko, yung Turbo Pro tsaka yung Suprabim. At ngayon ay sabi ko nga, yun na lang gamitin. Pwede ya, par? Sige, tirayin natin ngayon yan kung anong matatapos. Bang, dami pa pala rito, Kuya Gorio. Sige nga, itur mo ako dun. Ito po yung mga member natin sa kooperatiba. At ang masisipag itong mga magkakapatid na to. Yun si Paring Odi. Yun naman ay itong kanyang palay niya. So isusunod daw natin ngayon. Eh, tingnan natin kung anong kung kailan matatapos. Kung hindi matapos ngayon, bukas tutuloy natin. Pero at ngayon niyaya tayo rito itong gulayan ni Kuya Gorio. Ang dami-dami rin ito, Kong Gorio. Kulubasa. So, ganun po dito. At ang panggugulay namin ay talagang sa diki lang kami umasa. Hindi na kami ubra kasi yung mga tabi namin ayan, mga sapa o ilog na kasi nga po. Halimbawa po, itong magkakapatid dito yung mga Gomez. Tingnan nyo po pinaka-control niya. Tapos dito, palayan na. So, ibig sabihin, nakakontrol din siya. Parang doon yung sa atin. So, lumilit ako, kontrolin mo lang para yung tubig hindi papasok. So, yun. Sige, Konggon. Ano ba? At yan, sige, aprobado yan. Sige, yung sinasabi ko sa'yo, yung Turbo Pro at Suprabim, subukan mo. Pag hindi umigi yan, eh, sabihin mo, sinungaling si Boy at Lacson. Wala dumadaing. Magkano kinambas mo? 3,200 ang urea daw.
Nagtatanong sa atin ng fertilizer, sabi ko wala rin ako fertilizer. Inuubos ko na, nilagay na sa palayan. So ang ginagamit ko, sabi ko sa gulayan ko, ay yung Turbo Pro tsaka Superbeam. So ayan na, pinakita sa atin, ang dami pala niyan. Mga talong dito. Ito po, taayos lang namin itong dadaanan namin para may lipat yung makinarya. At matrabaho na rin yung kay Paring Odi. Tilapia. Double purpose, mahipalay na siya, may tilapia pa. Pare, ito pa oh. Ayan oh. Ayun oh. Ayun oh, pinupulo lang po ang tilapia rito. Ayun oh, alalaki. Ayun, tina po. Ayun po, ayun. So ito po ang tinitira natin ngayon, ang ina-harvest na ngayon ay ayan kay Paring Odi, lumipat na po kami. So, ayan po ta. Maganda rin po yung palay niya ito. Ito makinon. So yan po yung palayo. So maganda rin po ang ayan po, may tilapia na naman oh. Live show. Oh, kunin mo na. Ayan oh. Direk. So ayan, bigang-biga. Tilapia. May pulutan daw sila oh. Pinupulo lang dito sa ano, pinitak. Wala na yata pare. Wala. Ayun, maliit. Wala. Yun, yun oh. Good, oh. Dalat. Ano? Naku, oh. Dalat ito. Hindi oh, tilapia. Oh. Tilapia. Malaki. Ayun, tingnan mo oh. Malaki. Malito po rito. No, para liha rito. Pakita mo. Kasi huwag yung tilapia rito, maliliit. Lapin mo rito. Ayan oh. Ayun, laki, laki. Ayun. Kasalip lang yung tanong. Gusto ka ba? Kamu. Kamu, kamu lalo. What? Mamaya, pang nabuksan yan sa palay.
Boy, hello ka pa. Kanong kita ang vlog ng kay? Bawang boy. Magkay ka pa kita. Aluhing alak lang. Aluhing alak lang kay ni. Bawang gari. Gari? De, nanya lagi yo. Moy. Boy, baka may gusto kang shoutout yung girlfriend mo. Shoutout pala parang Friday group. O, shoutout mo daw yung Friday group. Ba't tumatawa ka? Ang aldol daw may minum, mama Moy. Shoutout mo daw yung Friday group. Wala mo Friday group. Pumunta sa Apalit. Alala yata people to par? Tilapia. Paringode, sabi mo kanina wala na.
Doble po ang ginagawa rito, tingnan mo. Nakapag-harvest na ng palay si Paring Ode, tapos nakapag-harvest ng tilapia. Yan, doble po. Pagaling mabie. Alata pa man niyakot kanya nali. Samate. Samate. Di. Dami pala ng tawag rito. Nen kay nang lolo Glenyo. Okay. Hi friends. Tatawag ko para Friday group. Diko. Sino daw? Friday group. Puro palay ay wag puro baso ang awak ha. Palay din. Friday group no. Trento, ay Trento. Sumakagri. Ito po at tapos na kami at pahinga mo naman bukas po at ulitin namin yung kay Paring Odi at wala pagod na bukas naman ito, ito po si Gidong at Gidong ilan ang inuwi mo sa bahay niyan? Wala pa 16 ay inuwi na ito po ang kanyang inani ina, inano na kanina So sige po mga kagri at salamat sa araw na to at sa ating pagbablog at siguro po sa mga darating na araw eh. Ah sige par. Shout out ka ba? Sige. Shout out po sa mga Friday group nasa Balukok po sila. Happy piyesta po sa Balukok. Happy piyesta. Ah palit na. Ayaw po. Kay Conrad at saka kay Tiryok. Glenn at saka kay Rene. Nagawag. Ano ko? Punta. Nandun sila no, tayo naman trabaho dito sila, wow. Nagpapakasarap dun. O eh, wala, ang tawag rito. Hindi po pwedeng ipagbaliwala to at kabuhayan to. So, actually galing na sila kahapon daw, natano parang. Oo, oh, napunta na kami doon kahapon. Kaya lang, pinabalik sila ano ngayon. Sila kagawad Rele at si Glenn. Kasama mo si Gidong kahapon? Hindi. At least, tapos na pala kayo, okay lang. So, ayan po at salamat ulit mga kagri. At sa susunod na naman po para sa ating pagbablog dito sa Boyet Lacson Integrated Farm. At ako pala pa, magsa-shoutout. Salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa mga nakaraan nating video nung binisitahan natin si Sir Buddy ng agribusiness. So yung nasabi ko po sa ating mga subscriber ay ako po ay nagpapasalamat ulit at napaunlakan tayo. Hindi ka rito. Shout out mo yung ano mo. Shout out mo yung tatay mo. Ayaw mo? Yung nga po ano at pangalan mo ba? Ano pangalan mo dyan? Boyet Lacson. Boyet Lacson Integrated. Panorin kita. Sige, panorin mo ako. YouTube no? Yung Boyet Lacson Integrated Farm. So yun nga po sa mga subscriber na natin at lalo na sa mga tawag rito yung mga subscriber ni Sir Buddy. So shout out po sa inyong lahat dyan at sa ating mga subscriber ng Boyet Lacson Integrated Farm. So thank you very much po sa ating walang sawang pagsuporta sa ating channel at yun nga po at tayo po ay humihingi ng tulong para doon sa ma-monetize po tayo. At sa ating view hours po tayo po ay kulang pa. Ika nga yung nasabi ko po. So salamat po ulit sa ating mga sumusuporta. Yun lang po at maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Doy, dami itong doy.